Yung Channel 9 and 13, ano po mangyayari ngayon doon, Secretary? May policy na po, no, yung ating economic cluster, that the implementation of RPN tsaka IBC privatization will be fast track, no, and accelerated, mm-hmm, dahil panahon na, no? 1986 pa po na tagal sequester na, yan. No? Ang meaning ng sequester, discovery of ownership. Mm-hmm. Na-discover na po yan. No? Doon sa kaso ng RPN, Supreme Court ruled with finality. Gobyerno na mayari niyan. Hindi, na ang ruling ng Supreme Court noong July 2010, 32% of RPN is lawfully owned by the Roberto S. Benedicto Group, okay, yung Far East Managers and Investors Inc. Bago nun, nagkaroon na rin ng partial privatization sapagkat sa ilalim ng Arroyo administration ay pinahintulutan yung debt to equity conversion in favor of solar entertainment. So 34 plus 32, 66 plus 14% private stockholders, no, na verify na rin private stockholders talaga may-ari. Ang naiwan sa pamahalaan natin ngayon ay 20.8% na lamang. At yun ang ibebenta natin. Yun ang ibebenta. Dahil yung 80 nasa private. At yun naman ang swing vote kung tawagin kung sino magkocontrol. Hindi naman. Basta lang ibebenta yung ano, yung shares ng gobyerno. Bahala na. Bahala na silang magtalakayan, no? Dahil nga may remaining 80%. Sa IBC naman, natuklasan din during the process of sequestration na 100% owned by the Philippine government. Mm-hmm. Ayun. Kaya 100% ang ipaprivatize. No? Pero mukhang may tinatayo yatang condominium doon. Yeah, separate transaction naman yun. No? Yung, na iimbestigahan, di ba? Yeah, yung asset ng ano ng IBC ay subject of a joint venture agreement. Oo nga. Na midnight kinilatis, oh, kinilatis na rin naman ito every time na kami may budget hearing. So, ang patakaran naman dito, hanggat hindi ito nananalify, is presumed to be regular. Mm-hmm. Pansinin natin na ang mahalagang component noong joint venture agreement na yon is a 278 million payment na hindi napunta sa gobyerno bagkus ginamit ito to satisfy the accumulated claims of employees, uh-huh, for unpaid salaries and benefits. Binayad. So, wala pong nakinabang ito kung hindi mismong mga empleyado. Uh-huh. Ni hindi po pumunta sa coffers ng national government. A total of 278 million. So, na kaya pala nakapag-retire sila? Meron na lang pong 30 million na final tranche na hindi na kukuha. Uh-huh. Be that as it may, dahil nga sa mga pagre-review ng ating mga kongresista at senador, we brought to the attention of the property developer yung concerns. Mm. At addressing this concern, nag-counter offer po sila, manifested in writing, that they're willing to increase the cash component of the property development from 278 to 800 million. Wow. Mm-hmm. No? Sa, kasi dati, yung... Nangingiti na ba kayo niya? No, hindi. Hindi, para may paliwanag lang. No? Dati... Para mura pa rin. Dati kasi, yung commitment ng private developer is 278 million in ayaw cash. Ayaw pambagitin yung developer, eh. Plus, Regis. R2... R2 Builders. Ni Ginoong Regis Romero. Mm. At, allergic kasi ako dyan, eh. Anyway, yung dating provisions of the agreement, para bang sinasabi nila doon sa natirang half hectare, uh-oh, ay magtatayo kami ng building. Isang building, broadcast tower. Mm. At ang assumed value noon ay more or less 400 million plus, no? Ganun? So kung i-Englishin natin, parang may notional value of building plus 278 in cash. Mm-hmm. O, napalitan na po ngayon yan. Hindi na yung notional value, hard cash na. Uh-huh. Yung idadagdag sa 278 so that the total cash payment to the government
will be 800 million. Uh-huh. And this is separate from the network? Separate pa po yun. Kasi property development lang property po pinag-usapan. Lang yun. Yung network, okay. So, alam natin, ang pinaka-valuable element doon, yung franchise. Okay. Correct. Oh. O, yun ang iba value. At so, nag-move na pala tayo after 2 years. Para, oh, parang talagang pinuporso mo yan, Jake, ano? Kasi hawak ni boss yun eh. Ne, kumpituhin lang natin, no? Oh. Kumpituhin lang natin. Ang in-approve na economic cluster, yung proceeds from the privatization of RPN and IBC, lahat nun ay ilalaan, no, doon sa fresh capitalization naman ng People's Television. Yun lang, which is dapat mangyari. Although, that Channel 4 ang dapat talagang mag-ano. Although, ang actual na mangyayari, kapag naibenta, pupunta muna yan sa National Treasury, tapos mag-appropriate na naman ng panibago. So, para bang nagkaroon lang ng konsepto na as if kukunin yun doon sa proceeds of the privatization. Okay.